Habang nabubuhay pa siya, katungkulan natin na hanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Pero ano nga ang lunas? Kung nais mong pamatay ng puno, uhugutin mo yung ugat. Ang wakas ng problema natin ay matatagpuan sa simula. Ang kulisap. Kulisap ang susi sa paghanap natin ng lunas sa karamdaman ni Pater Balkan. Nangyari ng kinatatakutan ko sa Bina. Narito tayo sa Murmak. Murmak? Oo. Sa lugar ng mga nilalang na sinumpa. Sa lugar ng mga salamangkang itim. Protektahan. Pero nakita ko sa kanyang mga mata, nakilala niya tayo. Na tayong kanyang mga anak. Hindi ko yata na naramdaman niya. Parang hindi na siya yung ina natin eh. Hindi na siya yung inang nakilala ko nung mga bata pa tayo. Priya. Kuya Terman. Saan mo na nangyaya si Priya? Saan mo na naman siya dinala? Ba sinabihan ka ng nanay Besay na huwag yayayain si Priya kung saan-saan? Gusto mo ba siya mapahama? Gusto mo ba mapahama ang buong pamilya ko kasi sa kagagawan mo? Kuya Terman, huwag mong awayin kuya ko. Wala siyang kasalanan. Walang kasalanan? Siya nakakatanda. Dapat alam niya kung ano makakabuti at hindi. Terman, gusto lang naman namin makita ang inay namin.
ang inay niya isang salot ng salading, kinamumuhian at kinatatakutan. Lahat ng may kaugnayan sa kanya hinahanap ngayon para bihagin. Huwag mo sasagin! Ano ba? Huwag mo huwag sigawan! Tama na! Ano ba? Tama na! Ito tandaan mo, Erastus. Huwag mo kinakalatkad si Priya kung saan-saan. Mahuli kita, mananagot ka sa akin. Para lang. Halika na, sabi! May malungkot na balita kaming nais iparating sa inyo. Ang ating pinagpipitagan ng Pater Balkan ay may matinding karamdaman. Pinaalam namin sa inyo ang bagay na ito dahil nais naming hingin ang tulong ninyo sa paghanap ng luna sa karamdaman niya. Sa kulisap na itim nagmula ang karamdaman ni Pater Balkan. Naniniwala kami na naroon din ang susi upang malunasan ang karamdaman na yan. At mataas, mataas ang aming pag-asa na isa sa inyo ang makakakita at makakahuli ng kulisap na yan. Janus? Alam niyo ho ba kung saan nagmula ang kulisap na itim? Malaki ang aming paniwala na ang kulisap na itim ay pakawala ng mga nilalang na isinumpa. Ito ay kagagawan ng mga salamangkang itim. Ibig ba sabihin ito'y nakawala na sa saladin ng kapangyarihan ng salamangkang itim? Argo, yan ang sanhi ng aming malalim na pagkabalisa sa bagay ito. Humayo na kayo't kumilos bago maging huli ang lahat. Bago tuluyang kainin ang karamdaman ng katawan ni Pater Balkan. Garam!
Siya nga ba, Juno? Mayroong malubhang karamdaman si Pater Balkan? Bakit po tumatawa, ina? Ano pong nakakatawa sa malubhang kalagayan ni Pater Balkan? Eh, hindi mo ba nakikita ito? Naghain na naman ang pagkakataon para mapatunayan mo sa buong saladin na mas nakakahigit ka kay Argo. Yun ay kung mauunahan ko si Argo na makuha ang pulisap na itim na sanhin ng karamdaman ni Pater Balkan. Hahayaan ba kitang matalo muli ni Argo? Nasa morm ako ang pulisap na itim, ina. Paano ko pupunta doon? Ako ang bahala. Ako ang bahala sa iyo, anak. Bakit, ina? Alam niyo po ang daan patungo sa mormak? Si Markadan. Wala na siyang kapangyarihan. Hindi kami nagpunta rito para makipaglaban. Subalit, kamatayan ang parusa sa sino mang tumungtong lupang isinumpa. Siguro ka ba, anak, sa gagawin mong ito? Kailangan ko gawin to, Ama. Nakataya ang buhay ni Pater Balkan at hindi ko siya maaaring pabayaan. Lubang mapanganib ang burmak at hindi ko alam ang lawig ng kapangyarihan ng mga salamangkang itim. Lalabanan ko sila. Hindi ako natatakot. Kailangan makuha ko ang kulisap na itim sa lalong madaling panahon. Kung ganun, mag-iingat ka sana, anak. Saan ka pupunta? Hindi lang si Argo ang kukuha ng lunas para sa karamdaman ni Pater Balkan, pati ako. Para lamang sa mga pati ang tungkuling hanapin ang pulisap na itim. At may dahilan dito kung bakit. Para lamang sa mga mahuhusay at malalakas ang Majika ang dapat magsagawa ng misyong ito. At ikaw, Ebrio, hindi ka kabilang dito. Thank you.
Sa susunod na taon, i-enroll na kita sa eskwelahan. Talaga ho? Hmm. Basta ipapangako mo lang sa akin, pagbubutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Katulad ng mga kapatid mo. Oo, Nay. Basta po, ipagtatasan niyo ako ng lapis. Siyempre naman. Maaari ko ba naman pabayaan ang bunso ko? Siyempre hindi. Love you, Nay. Love you too. Bakit hindi mo kami nakilala, Inay? Bakit? Bakit? Patawarin niyo ako, mga anak. Pero kailangan ko yung gawin. Mahal na mahal ko kasi kayo. Ayoko mapahamak kayo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Paano na suma? Ang tanging nilalang sa angkan ni Haro Kara, ang pinakamahusay na pinuno ng mga salamangkang itim. Hindi ko anong sinasabi mo! Anong ginawa mo kay Sabina? Balito siya sa dati. Tanging si Harusong lamang ang makapagpapanumbalik sa dating anyo ng babaeng kasama ninyo. Nasa iyong kamay ang kanyang kaligtasan. Tanggapin mo ang iyong kaharian. Yakapin mo ang iyong pinagmulan. Manatili ka sa aming piling magpakailanman. Patutulungan namin ang babaeng kasama mo na manumbalik sa dati niyang kaanyuan.
pasya mo, Aro Rasul. Bagay na walang kapakanan sa iyo. Mag-intindi mo ang babaeng kasama mo. Arugain mo. Dapat siya ibalik sa dati bago tuluyang maging abo. Paano yan, kuya? Kapag ginusto ko, mayroon akong paraan. Sige na. Kumilos ka na. Hinihintay na ni Pater Balkan ang sagot sa kanyang karamdaman. Hindi mean, ha? Paano kung hindi gumaling si Pater Balkan? Mapapahiya ako.